ECQ na naman. Panahon na naman ng labasan ng mga tambay na wala naman talagang alam, pero dahil may kakilala sa posisyon ay naging mga tanod o kung ano pa mga mother packer na yan, no? Kaya wasap-wasap na naman sa inyo mga pare ko, nagbabalik na naman ako upang puksain ang mga ako nga pala si JC Girls at eto ang dimension na kung saan tinatawag natin puro good vibes na tayo. Subalit ang mga bidang barangay tanod na walang kwenta rito ay hindi nakaka-good vibes. So simulan natin ito pagkatapos ng intro. What's up na naman sa inyo mga pare ko, no? So simula nung ipinatupad na naman itong sinasabing ECQ na to, marami-rami na naman ng mga nagte-trending sa Facebook na kung saan ang palaging bida ay itong mga mangmang tol na mga barangay tanod, no? Kung tatanungin mo, bakit ba ako naiinis? Bakit ba ako nagagalit? Ano bang pakialam ko? Puta, may pakialam ako dahil isa ako, nabibilang ako sa mga Pilipino na naninirahan dito sa Pilipinas na kung saan tangin ang mga tanod, mga wala namang silbi, pero puta, bidang-bida, di ba? So, ito yung video na, isa sa mga video na kung saan, ito na nga yun. So, pasok. Pakibasa mo? Ay, di po. Ba't may grab pa kasi? Bawal na po tambay, sir eh. May order po, ma'am? Bawal na nga po, sir eh. Kasi hanggat bukas kayo, may tao lalabas, may magde-deliver. Nonsense, sir. Video mo pa ako. Hindi, di po ako. Ano, empleyado? Grab po ako. Oo nga eh. Hindi nyo ba naiintindihan? Andito, babasahin ko, ha? Okay. Curfew hours natin, sir. Sige, video mo para maintindihan mo. Sige po. Hindi ba alam ng grab yan? Ang grab po, ang sumusunod lang din po sa IATF eh. Hindi nga. May IATF nga ha, kayo. Po. Pero, ECQ tayo, sir. Opo. Pwede yung dalawang memorandum natin. Imprinted. Okay. Teka lang, sir. May pinapa-implement tayo. 6 p.m. to 5 p.m. Okay. Curfew, yan. So, ibig sabihin... Saka, picture lang ko lang. O, sige. Si alas 6 ng gabi, opo. Curfew na. Hanggang alas 5. Opo. Intindihan. Basa. Okay. So, dito naman sa private establishments, essential goods and services, essential po ba si lugaw? Ano hindi. Po? Kasi mabubuhay ang tao na walang lugaw. Ang essential, tubig, gatas, groceries. Pagkain po yung mga. Hindi nga. Eh, di sana lahat ng pagkain bukas. Ito si police, paliliwanagan kayo ni police. Okay? Naiintindihan po? Naiintindihan. Okay? Tapos, may nakasulat din tayo dito, sir, na ang pupwede lang, provision of foods and essential. Hindi essential si lugaw. Sana bukas din si bakery. Naintindihan? Okay. Ano pa dito? Kasi may permit naman po sila, ma'am. Galing lahat sa po may permit, sir. Lahat may permit. 24 hours po sila, allowed po may sila mag-operate. May implement kasi tayo na curfew hours, sir. Okay. Hindi po essential si lugaw. Mabubuhay tayo nang walang lugaw sa maghapon. Okay? Naintindihan, delivery and courier services lang. Nagka-transport ng food, medicine, and others essentials. Yes po, kami po. Pero, kayo nga yun. Diba? Apo, kami po. Pero nga, sir, hindi nga essential si lugaw. Okay po. Naintindihan po. Nag-gets naman po. Eh, ano ma'am, paano po kayang gagawin niyo ma'am? Sabihin nyo sa grab nyo. Ay, hindi po kami pwedeng mag-concern sa... Kasi... Base sa pagkakaalam natin, mga tol, 6 p.m. to 5 a.m., meron talagang curfew na nagsasabing bawal na talaga sigurong lumabas. So, ano bang magagawa ng bawal lumabas sa oras ng alas 6 ng gabi, pagsapit ng alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga? Diba? Okay lang naman ipatupad nila yan eh. Basta sumunod din sila sa tamang orra uukol na protocol, no? So, ang lugaw, tol. Ang lugaw, ito ay pumapatunggol sa lugaw na kung saan hindi daw nabibilang sa essential
o sa pagkain, tol, o mga mahahalagang pagkain, o mga yon, something like that. Ngayon mga tol, napanood nyo naman siguro sa video na pinipilit nitong kupal na to, di ko alam kung ano to, kung barangay timang ata to, o motherfucker leader, no, di natin alam kung ano to. Pero yung mga ganitong klase ng tao, hindi mo alam kung bakit nabibilang sila sa mga ganitong klaseng pwesto na mga mangmang sila, tol. Mga mangmang sila eh. Puta lugaw, tol, pagkain yan. Isa yan sa pinakamahalaga dahil ngayong ECQ, wala na naman trabaho, pahirapan na naman ng mga tao. At kung lugaw lang ang kayang bili ng pera mo, puta, tas ipagbabawal ng mangmang na to, puta, mabubuhay ka pa kaya nito, bro. Nipilit niya. Naiintindihan? Puta, ikaw, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Napakamangmang mo, tanga. Diba? Meron siyang pinipilit basahin. At ang itinutuon niya para sa akin, tol, napansin ko lang, itinutuon niyang pilit na salita ay essential. Pero ang binasa niya, priority din yung food, yung ano, at essential. Pinipilit niya yung essential na hindi daw yung lugaw essential. Eh may sinabi na nga siyang food sa umpisa. Ang lugaw ay food. Doon pa lang, puta, hindi mo na kailangan yung essential, men. Halatang-halatang pinahihirapan lalo yung mga mamamayang Pilipino sa ginagawang ECQ na to. Dahil bukod sa napakahigpit na, mga mangmang pa yung mga tauhan na pwedeng sila lang yung nasa labas. Alam mo kung bakit nasabi natin mga mangmang, tol? Ito ang unang-una sa pinagtataka ko, no? Ako ilang beses na akong pumasok sa pagiging janitor. Sa iba't ibang mga fast food chain, nag-janitor ako. Pero ang pangunahing hinahanap sa pagiging janitor ay diploma na kung saan nagpapatunay na nakagraduate ka ng high school. No? Janitor ka, maglilinis ka lang ng pinagtaihan ng mga customer, pinagsukahan, pinagihian, mga grease trap, mga basura, magtatapong ka ng basura. Yun lang ang gagawin mo bilang janitor, pero kailangan mo ng diploma na nakatapos ka ng high school. Pero para maging barangay tanod ka, kailangan mo lang magsipsip. Kailangan mo lang sipsipin yung bayag ng kapitan nyo, tol. Kailangan mo lang sipsipin yung bayag at libag nang namumuo dyan sa singit-singit ng kapitan para mapabilang ka sa mga tanod na kunyari nagpapatupad na mga protocol. So real talk lang yon, tol. Ang tanod kailangan dapat high school graduate man lamang din kayo para kahit papano may alam kayo. Diba? Hindi po pwede yung puta tambay ka lang, dati ka lang manginginom na nagsusugal sa kalsada. Ngayon barangay tanod ka na kasi nga sipsip ka sa kapitan mo. Diba? Tapos imbis nagawin mo ng maayos yung trabaho mo bilang barangay tanod, puta, nagkukupal ka, nakala mo, pagkataas-taas mo, na kung umasta ka, puta, para kang SPO4 na pulis, tol. Hindi ka pulis, tanod ka lang. Tanod ka lang. Wala namang masama sa pagiging tanod. Kung ipinatutupad mo ng maayos o ginagampanan mo ng maayos yung tungkulin na ibinigay sa'yo. Pero ang kadalasan kasi sa mga tanod, hindi ko naman sinasabing lahat, pero kung nasasaktan kayong lahat, wala naman akong pakialam dahil ganyan naman talaga yung karamihan sa inyo, no? Ang problema sa mga tanod, kung umasta ka, alam mo, mga pulis na katataas ng tinapos at katataas ng kribidabilidad, no? Utanginan nyo, mga bobo! Naiinis lang naman ako. Hindi lang naman ako, actually. Maraming mga Pilipinong may hirap na naiinis. Kasi puta, dahil sa protocol na pinatutupad nyo na yan, parang kayo lang yung may karapatan na kainin o bilin yung mga gusto nyo sa oras ng curfew. Dahil siyempre, kayo lang naman may karapatan, di ba? Pero ang hindi nyo naiintindihan, yung mga grab, ayun yung pinupunto ko eh, puta. Putang inang, hirap ipaliwanag ng kabubuhan ng mga mangmang na mga tanod na to, no? So, yun lang. Hindi ko maipaliwanag ng maayos sapagkat parang wala na akong practice sa paggawa ng video at kung paano ipapaliwanag, especially sa mga mangmang na tanod na ganito, no? Marami pa akong nakatabing video dito na hindi ko lang magawa ng reaction video kasi nga, nahihirapan akong kumuha ng pwesto at napakagulo ng mga bata, so sana naintindihan nyo kung ano yung nais kong iparating na kapag tanod ka, sana high school graduate ka man lamang para alam mo kung paano ipatubad ng maayos yung mga protokolo, yung mga utos na itinilaga para sa'yo, no? So yun lang, nagtataka lang talaga ako, puta janitor, tagatapo ng basura, high school graduate ka. Samantalang tanod na kailangan meron kang batas na sinusunod o pinapatubad, puta, tambay ka lang, tas tanod ka na ngayon. Tapos kung makaasta ka, puta, parang napakataas mong tao. Ayun lang pinagtataka ko rito. Wala akong pakialam sa iisipin nyo kahit sabihin nyo, putang ina mo, papakulong ka namin. Mga gago, mga bobo talaga kayo. Putang ina nyo.
So hanggang dito na lang muna tong video na to, mga tol. Ang isusunod natin dito, putang ina, yung hinuling criminology ng Barangay Tanod na naman. Mga tanga talaga yung Barangay Tanod eh. Mga tanga yan eh. Hindi yung sinasabi lahat, pero kung tatamaan kayo, putang ina, wala akong pakialam, no? Ganito ako. Heh. Hindi nyo ako mapapakulong. Kapit ako ni Kapitan Tutang ina nyo. So yun lang. Once again, ako nga pala si JC Gars. At magkita kits ulit tayo sa susunod na video dahil sasagupain ko lahat ng mga bobong Barangay Tanod at nagpapatubad ng mga protocol na walang kwenta. Tang ina nyo. Bye-bye.